Jesus. At ngayon po, ay awitan po natin ang ating Panginoon, itaas po natin ang ating mga kamay, at sumamba po tayo sa ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Kahit kailan hindi po nagbabago ang ating Diyos, kahit may pagsubok man po tayo, gaano man po yan kalaki, hallelujah. Pero alam po natin ang ating Diyos ay hindi nagpapabaya.
Kahit gaano po tayo kamakasalanan, hallelujah. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa akin ay lahat.
Hallelujah. Oh, we give you glory and we give you honor. Hosanna in the highest. We adore your name, O Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ama naming banal na sa langit, ikaw ang aming El Shaddai. Sa hapong ito, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, ikaw ay aming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ngayong hapon, nais po naming malaman mo na kami lahat ay nagpapasalamat sapagkat napakabuti niyo po sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ito na muli niyo pong pahiram sa amin. Salamat sa kalusugan ng aming pangangatawan na patuloy po naming nararanasan at tinatamasa hanggang sa mga oras na ito. Salamat sa mga pagpapala at mga biyaya na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Ito ay bunga ng inyong kagandahang loob para sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sapagkat minsan pa sa araw na ito at sa oras na ito ay muli pong nagkaroon ng pakitipon mo sa lugar na ito. Salamat sa iyong banal na tulong at pag-iingat sa aking mga kapatid na silang lahat ay nakarating po ng maluwalhati sa lugar na ito. Ama naming El Shaddai, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang kabuuan ng pag-itipong ito. Malugod po namin pinapayagan ang kapangyarihan mo ay kumilos sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng aming gagawin, sasabihin at mapapakinggan ay aming iniaalay sa iyo. Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy mong pagpalain ang lahat ng bagay na aming pong gagawin sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus ngayon pa lang, amin na pong inaangkin ang kabuuan at katagumpayan ng pag-itipong ito at inaangkin na po namin sa pangalan po ni Jesus ang biyaya ng answered prayer ninyo sa lahat po ng aming kahilingan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanyang banal na presensya. At sa mga sandali pong ito, ihanda natin ang ating sarili para po sa ating sama-samang panalangin, ang Lord's Prayer and Psalm 91. Lord, hear the
Awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 21. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa anupamang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaang mga araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 10,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Iyong mahasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sangdako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako ay kikilanlin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may lahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigang ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at di pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin. Hanapin ako at alikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Purihin ang malakas ang ating Panginoon. Glory to God. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Muli namin kayong binabati ng isang mapagpalang gabi sa inyong lahat ng mga nandito ngayon sa Amvel at ganoon din sa kanikilang mga tahanan. Brother Amen Dario, po. Magandang gabi. Magandang gabi na po, Sister Jocelyn. Amen. At bago po tayo dumako sa ating pong pinakamataas na uri ng pagsamba, ang ating pong banal na misa, isang mahalagang panawagan po o paalala. Muli, paalala sa lahat upang maging maayos at maging tunay na kalugod-lugod ang ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya o banal na misa, gawin natin ang mga sumusunod. Ang pagsusuot ng wastong pananamit na nakalulugod sa Diyos, ang paglalagay ng belo sa ulo ng mga babae, ang pag-iwas sa pakikipag-usap sa katabi o kaninuman habang ginaganap ang banal na misa mula simula hanggang matapos, ang pagpatay o pag-silent mode sa ating mga cellphones, ang pagsabay sa koro sa pag-awit at sa komentator sa pagtugon sa pari, pagluhod sa oras na dapat lumuhod para sa lahat ng makaluluhod, sa oras na itinataas ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa anyong tinapay at alak, at pagkatapos awitin ang kordero ng Diyos. At sa mga hindi makaluluhod, iyuko lamang ang ulo at ilagay ang mga kamay sa dibdib. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa sa pagsunod po natin sa kalooban ng Diyos. Lubos niyang pagpapalain ang ating buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po.
At sa mga sandali pong ito, muli nating ihanda ating mga sarili para po sa pinakamainam, pinakamataas na uri ng pagsamba ng ating pong banal na misa. At makakasama po natin ang ating pong minamahal na Spiritual Director ng DWXI-PPFI. Ang ating napakasipag na pari, Reverend Father Sunny Declaro. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. A blessed day to all of us, brothers and sisters in Christ. Welcome to our Eucharistic celebration, the most acceptable and worthiest way in worshiping our Lord on this Tuesday in the 29th week in Ordinary Time. Let us now prepare ourselves and feel the holy presence of our Lord in the Holy Mass. All together, let's sing the entrance hymn. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what they have done, in what they have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary Ever-Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Thank you.
Let us pray. Almighty, ever-living God, grant that we may always conform our will to yours and serve your majesty in sincerity of heart. So, Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated and listen to the Word of God. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, through one man, sin entered the world, and through sin, death. And thus, death came to all men, inasmuch as all sinned. If by that one person's transgression the many died, how much more did the grace of God and the gracious gift of the one man, Jesus Christ, overflow for the many? For if by the transgression of the one, death came to reign through that one, how much more will those who receive the abundance of grace and the gift of justification come to reign in life through the one, Jesus Christ? In conclusion, just as through one transgression, condemnation came upon all, so through one righteous act, acquittal and life came to all. For just as through the disobedience of one man, the many were made sinners, so through the obedience of the one, the many will be made righteous. Where sin increased, grace overflowed all the more, so that as sin reigned in death, grace also might reign through justification for eternal life through Jesus Christ our Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. Here I am, Lord. I come to do your will. Here I am, Lord. I come to do your will. Sacrifice or oblation we wish not, but ears open to obedience you gave me. Burnt offerings or sin offerings you sought not. Then said I, behold, I come. Here I am, Lord. I come to do your will. In the written scroll, it is prescribed for me to do your will. O my God, is my delight, and your law is within my heart. Here I am, Lord. I come to do your will. I announce your justice in the vast assembly. I did not restrain my lips, as you, O Lord, know. Here I am, Lord. I come to do your will. May all who seek you exalt and be glad in you. And may those who love your salvation say ever, the Lord be glorified. Here I am, Lord. I come to do your will. Please rise to honor the Holy Gospel. Vigilant at all times and pray that you may have the strength to stand before the Son of Man. Oh,
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Gird your loins and light your lamps, and be like servants who await their master's return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he'll gird himself, have them recline at table, and proceed to wait on them. And should he come in the second or third watch and find them prepared in this way, blessed are those servants." My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Brother Mike and Sister Belen, sa atin pong lahat, purihin natin si Yahweh El Shaddai. Ngayon pong araw na ito ay inaalala rin natin si Pope John Paul II, Carol Wojtyla. Naabutan nating lahat yun, di ba? Siya'y naging santo. Nandito siya noong World Youth Day of 1995. Remember? Naku, ang daming mga karanasan ng ibang tao. Kahit sa TV lang daw nila napapanood, napapaluha na sila. Yung isang commentator sa television nakita nilang bumababa si Pope John Paul II sa airplane, bumababa sa hagdanan, nakatutok sa TV, sabi niya, talagang naluluha daw siya at nangingilabot. Kakaibang presensya, di ba? Naranasan din niyo ba yun? May kakaibang presensya. At of course, naku, ang dami-daming taong nag-aabang sa magkabila ng daan para lamang masilayan si Pope, Saint Pope John Paul II. No? Ngayon nga sa mga parokya, yung kanyang dugo, relics, nakarating na ba sa inyong parokya? Ha? Inililibot yun ang kanyang number one relics, yung kanyang dugo na nakuha sa kanya bago siya mamatay. No? Ngayon ay inililibot sa iba't ibang parokya, sa iba't ibang mga dioceses. At of course, si Saint Pope John Paul II, maraming naggawa sa ating simbahan. Una, bilang isang pastol, na napuntahan niya ang bawat sulok ng daigdig. Ha? Bilang isang pastol, siya yata ang the well-traveled pope kasi talagang pinupuntahan niya ang kanyang mga tupa. Lumalapit siya sa kanyang mga tupa. Kahit nung siya ay may karamdaman na nahihirapang lumakad at hindi makapagsalita, makikita niyo si Saint Pope John Paul II, no? Nagpupunta pa sa iba't ibang lugar upang ipakita ang pagiging pastol at ang simbahan, lalo na sa malalayong lupalop ng ating daigdig. At hindi lamang po yan, hindi lamang yan. Yung mga ibang relihiyon na papagtipon-tipon niya. Iba't ibang relihiyon. At sabi nga, sila pa'y nagkakaroon ng prayer service. Magandang relasyon niya sa mga kapatid natin na may ibang pananampalataya. Ha? Maganda ang kanyang relasyon. At ipinakita niya that this is one world. Ito ay iisang daigdig. Ito'y iisang daigdig. Tayong lahat dapat mamuhay sa kapayapaan sa bawat isa. Amen? Ang isa po na, well, na ginawa niya, ang tawag siya Pope of Divine Mercy. Yung propagation ng debosyon sa awa ng Panginoon. Naging masigasig si Pope, Saint Pope John Paul II sa pagpapropagate ng debosyon sa mercy of God. Nang Diyos ay habag, nang Diyos ay awa, kaya lumapit tayo sa Kanya.
At yan ang ipinapakita sa atin ng Papa na ito, no, ng santong ito. Maging confident kayo, tayong lahat. Nothing serious will happen to us because we rely on the mercy of God. Amen? Doon ang mercy. Ang habag ng Diyos, ang Diyos ay mahabagin. Mahabagin sa ating makasalanan ang ating Diyos. Amen? Sabihin nyo nga sa inyong katabi, do not be afraid. Ayan. Isa pa. Sa kabila naman, do not be afraid. God is merciful. Purihin natin ang Panginoon. Lagi yung sinasabi ni Pope John Paul II, do not be afraid. Huwag kayong matatakot. Mahabagin si Yahweh El Shaddai. Ang iba sa inyo, laging natatakot eh. Laging takot. Laging balisa. Laging may iniisip. Ha? No. Be at peace with the presence of God in your life. Yeah. Alam mo, ang taong kalmadong kalmado eh. Tingnan nyo nga ang katabi nyo kung may guhit na sa noo. Laging nakasimangot. Hindi ngumingiti. Sabi sa amin sa Batangas eh, ang mukha parang sangkalan. Laging namamaga. Hindi ganun eh. God is merciful to you. Amen? Alam po ninyo, dito naman sa ating binasang ebanghelyo, napakaganda. Sabi dito ni Lord, blessed are those servants whom the Master finds vigilant on His arrival. Servant who is vigilant. Ano ba yung vigilant? Vigilante? Laging handa. Hindi tutulog-tulog. Lagi siyang handa sa pagdating ng kanyang amo. Ang iba eh, pag umalis ng amo, babalik sa kwarto, matutulog. Nakalimutan ng amo ang susi, bumalik. Hindi makapasok, tulog na tulog ang katulong sa kwarto. Yan, anong pinaggagawa nyo pag wala ang amo nyo? Ha? Mahirap yun eh. Sabi dito, servant, mga lingkod na dapat ay laging handa. Laging handa. Maraming bagay kung pwede kang maging handa eh. Kanina nag-uusap-usap kami sa likod. Ha? Lumakad ka raw sa landas ng kabanalan. Yan ang pagiging handa. You walk in the path of holiness. Ayun eh. Kahit anong oras dumating, hindi ka wala. Kasi ang buhay mo ay buhay na may kabanalan. That's the meaning. Yun ang ibig sabihin ng vigilant. Paano magiging banal ang buhay mo? Of course, buhay mo na nakaugat sa salita ng Diyos, isinasabuhay mo ang salita ng Diyos. Gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa at pinupuri mo ang ating Panginoon. You worship and glorify God, and at the same time, you do work, good works
for other people. Hindi pwedeng sinabi, hindi lahat ng tumatawag, Lord, Lord, Lord. Di ba? Hindi lahat. Kung hindi iyong naggagawa ng kalooban ni Yahweh El Shaddai. Kaya hindi sapat. Yan sabi dito eh. Ang maging vigilant is to walk in the path of holiness. Kabanalan. Malayo sa kasalanan. Malayo sa kapalaluan. May kababaan ng kalooban. Hindi mapaghusga. Hindi mapagmalaki. Nasa kanyang puso ang pagmamahal at paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang sabi dito, blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Arrival. Darating. Darating siya. Darating ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa pananampalataya, hindi lamang pagpupuri, hindi lamang paggawa ng mabuti sa kapwa, ngunit isama din natin ang paging maging mababa katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Buhay, buhay na kalugod-lugod kay Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Please rise. In receiving the gift of faith, we are called to be obedient, to be hopeful, and to be ready to welcome Christ at any hour. Let us intercede for our others with a sense of faith. Let our response be, bless your faithful servants, Lord. Bless your faithful servants, Lord. That the Pope, bishops, and priests may faithfully serve in the household of faith with diligence and dedication. Let us pray to the Lord. Bless your faithful servants, Lord. That we may grow in our commitment to justice and love through our dedicated service in everyday life. Let us pray to the Lord. Bless your faithful servants, Lord. That we may learn to share with one another what we have, to bear witness to a living hope, and thus prepare for the return of the Lord. Let us pray to the Lord. Bless your faithful servants, Lord. That those who face trials in life may keep believing and hoping in a God who brings everything to a good end. Let us pray to the Lord. Bless your faithful servants, Lord. That those who are suffering persecutions in following Jesus and experiencing great trials in life, suffering serious diseases, victims of calamities, may not lose hope instead, still believe and trust in the love, mercy, and power of God. Let us pray to the Lord. Bless your faithful servants, Lord. May the Holy Spirit always guide our president and all our government officials so that they may govern our country according to the precepts and laws of God. Let us pray to the Lord. Bless your faithful servants, Lord. May God touch the minds and hearts of the terrorists and those who are enslaved by the lusts of the flesh, especially those who are persecuting all Christians in different countries, so that they may turn back to Him and have new lives, and so peace and unity will reign throughout the world. Let us pray to the Lord. Bless your faithful servants, Lord. May all the gatherings, fellowship of the El Shaddai DWXI PPFI members in all parts of the world, especially in Amvel City, always be blessed and be accompanied by signs and wonders. Let us pray to the Lord. Bless your faithful servants, Lord. May God bless all of us, especially the El Shaddai DWXI PPFI members. May He grant all
our personal and special intentions, especially the intentions of our beloved servant leader, Brother Mike Z. Velarde, and our mass presider, Reverend Father Sonny Declaro. Let us pray to the Lord. Bless your faithful servants, Lord, that the faithful departed may enjoy the radiant dawn of eternal life. Let us pray to the Lord. Bless your faithful servants, Lord. Please bow your head and offer your personal intentions. Eternal Father, we do not know the day or hour when your Son will return as judge. Look upon our prayers as a sign of faith in his coming. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated for the preparation of the gifts. Holy, the Lord.
please all rise. Grant us, O Lord, we pray, a sincere respect for your gifts, that through the purifying action of your grace, we may be cleansed by the very mysteries we serve, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For just as through your beloved Son you created the human race, so also through him with great goodness you form it anew. And so it is right that all your creatures serve you, all the redeemed praise and all the saints with one heart bless you. Therefore we too extol you with all the angels, as in joyful celebration we acclaim. Indeed, holy, O Lord, the fount of all holiness, make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ,
we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Jesuit Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with Saint Pope John Paul II, with the Blessed Apostles, with Saint Michael the Archangel, and all the saints who please you throughout the ages, we may marry to be co-heirs eternal life, and may praise and glorify you to your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, pray from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.
Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Be with you. So love one another, love in all you, love in all you, love in all you. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Thank you.
please rise? Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that benefiting from the participation in heavenly things, we may be helped by what you give in this present age and prepared for the gift that are eternal through Christ our Lord. Amen. Before the final blessing, let's praise and thank Yahweh El Shaddai and our Lord Jesus Christ for giving us this great opportunity to come, join, serve, offer our gifts, and partaking in the Holy Eucharist. Praise the Lord! And most of all, let's praise and thank our Lord Jesus Christ for his representative, our Mass Presider, the Spiritual Director of El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International, Reverend Father Sonny Declaro. Praise the Lord! The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Malakas na palakpak sa Diyos lahat ng nakinabang sa kanyang katawan, sa anyong tinapay ay pinagpala. Amen. Ni Yahweh El Shaddai. Amen. At pasalamatan natin, Brother Dario, ang ating pong minamahal na spiritual director na nakasama natin sa ating pong banal na misa, Reverend Father Sonny Declaro. Maraming salamat po. Father, God bless po.
At ngayon po sa ating pagpapatuloy, tayo po itatawag na ho na ating mga kapatid na pinagpala ng ating Panginoon na patuloy po nilang ipagsisigawan ng kabutihan na tinanggap nila mula sa ating Diyos na buhay. Ating tawagin ang unang pinagpala ng Panginoon mula po sa Pasay City. Sister Lani and Sister Jenny Ann Hensianos. Magandang gabi po sa ating lahat. Kay Yahweh El Shaddai, salamat po at nandito muli ako. Brother Mai, thank you po sa lahat. Thank you po sa busis mo na yun ang nagtawag sa akin sa gawain na ito, Lord. Una pong ipatutuko, ang ina ko po ay na-admit po noong August 19. Ang dahilan po sa pag-admit niya, may binigay na tablitas sa kanyang UTI na yun pala'y bawal sa ibang organ sa katawan niya. Yun ang dahilan na pagkainom niya, pagdating ng gabi, natulog siya na hindi na po siya nagising. Hanggang nakadesisyon po yung papa ko na dadalhin na lang po siya sa ospital kasi talagang malamig na po ang paa niya na parang wala na talaga pero may pulso pa siya. Ngayon po pagdating po sa hospital, sa ER, talaga yung mga nurse, yung doktor, ina-assist naman po nila base po sa information sa akin sa mga kapatid ko sa probinsya. Ang sabi po ng mga nurse at doktor, mukhang malabo na po ang aming ina. Ngayon, ginawa naman po nila ang lahat, ang inano nila yung baba, bibig ng mama ko na mabuksan para pumapasukan siya ng hose. Ngayon po, awa ng Diyos, alam ko po sa tulong ni Yahweh El Shaddai yun, nagawa po nilang mabuksan ang bibig ng mama ko kahit nadudurog na po yung mga ipin niya. Ngayon po, pagka kinabukasan po, may dalawang nurse pong nakita sa mama ko na nagtaka sila, sabi nila, buhay pa pala yan. Kasi ang expected talaga nila, wala na yung mama ko. Habang nandirito ako, nakiusap ako sa mga kapatid ko nandun sa Bohol na magkaisa tayong humingi ng himala sa Diyos. Kasi ang El Shaddai na pinakilala ko sa inyo, marami na po akong natatamo na biyaya at himala sa pamilya ko, kahit sa mga trials na kakayanan ko. Ngayon, ang nangyari po, sabi ko sa nila, yung binibigay ko sa inyong panyo na pinadala ko dyan, basahin po nyo yung salmo dyan, mahimala po ang nakasulat dyan. At ang papa ko, sabi ko pa, pinakilala ko po sa inyo si Yahweh El Shaddai. Mahimala po yan pa, kapit lang tayo. Awa ng Diyos ang papa ko, nagkipag-cooperate sa akin. Kahit na sa ospital, binabasa niya yung panyo. Ngayon, ang sabi ng isang nurse, paano hindi mabuhay yan? Ang asawa niyan walang ginagawa kundi dasal ng dasal. Nagkataon din po dito sa gawain natin, ganitong araw din po Martis, ang pangaral po ni Brother Mike, pag may problema, lalo at sakit, dasal, dasal, dasal. Malakas ang loob ko na diringgin na ang panalangin namin. Ngayon po, ayun na po, awa ng Diyos, ang mama ko nabuhay, binigyan siya ng pangalawang buhay. Ang anong sabi ng doktor, imposible talaga kasi sa biyaya ng Diyos, nakauwi din po ako na may nag-sponsor sa akin sa pamasahin ng back and forth. Ngayon po, ang sabi ng doktor sa akin, yung mama mo, himala na lang yan. Sabi ko, Dok, dasal po ang pinanghawakan namin. Kaya sabi niya, tama yung ginawa niyo. Lord, thank you very much. Yahweh El Shaddai. Maraming salamat, O Lord. Purihin ang Diyos. Yahweh El Shaddai, nagpapasalamat po ako sa maraming blessings sa binigay niyo po sa aming pamilya. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. At ang susunod naman po magpapatutuo, siya po ay nagmula sa Baliwag, Bulacan. Palakpakan natin ang ating Panginoon, Sister Gemma Miguel. Thank you, Lord. Good evening po, mga brother and sister. Ang pagpapatuto ko po ay ang kabutihan ginawa ni Yahweh El Shaddai sa aking buhay. Ako po ay nagkasakit na nagbi-bleeding po ako ng 6 na buwan na mahigit. Pero nang nakilala ko po si Yahweh El Shaddai, binigyan niya ako ng lakas na loob. Sa kaka-pray ko po ng Salmo 91, ako po ay pinagaling niya. At ang pangalawa po ay ang aking anak na akala po namin, hindi namin mapapag-aral ng kolehiyo dahil sa hirap po ng buhay.
ay tinulungan po ako ni Yahweh El Shaddai. Saka ka-pray ko rin po na, Panginoon, ang kahilingan po ng aking anak na makapag-aral, sana maibigay namin sa tulong mo. Salamat po, nakagraduate na ang kuleryo ang anak ko. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh El Shaddai. Sa mga panalangin ko po na lagi mong sinasagot. At ang kahilingin ko po ngayon, ang sugat niya na paulit-ulit ay inaangking ko na napagagalingin mo, Yahweh El Shaddai. Salamat po sa mga blessing na pinagkakaloob mo sa aming buhay sa araw-araw. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. To God be the glory. Salamat po. Amen. At wala naman po sa Bacoor City, Cavite. Ang ating pong kapatid, Sister Nenita Guanzon. Palakpakan po natin na malakas ang ating Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po, Yahweh El Shaddai, sa lahat ng mga brother and sister. Higit sa lahat kay Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po, Brother Mike, Sister Belin. Maraming salamat sa biyaya at pagpapala ng Diyos sa aming buhay. Salamat sa kagalingan ng karamdaman ng aking brother husband dahil po siya ay na-stroke at ngayon okay na po siya. Salamat din po, Lord, sa bahay na tinitira ng aking anak dahil ang sabi ng servant leader, ang pinaghirapan na hindi ang biyayang ang kayamang hindi pinaghirapan akin na ito at nakikita ko namin, Lord, sa bahay ng tinitirahan ng anak ko po, Lord, napakalaki at biyayang biyaya talaga pinakita ng Diyos sa aming buhay. At ang pangtatlo, salamat sa Grand Visa na papunta na kami ng Canada ng brother husband ko sa next Wednesday. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa lahat-lahat ng biyaya. Salamat sa pag-ika po, siksikliglig at pumaapaw sa pagsasabuhay natin sa ika po. Salamat. Salamat sa Amen. Atin. Salamat sa ating Panginoon. Salamat po. Sa Diyos. Ang susunod naman po, siya po ay nagmula sa Las Piñas City. Palakpakan natin ang ating kapatid, Sister Nilor Bautista. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, kay Brother Mike sa buong niyang pamilya, lalong higit sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Ako po yung nagpatutuo dito ng first week of July na dinudugo, na pinatigil naman ni Lord nung nakainom ako ng herbal, pero after one week, bumalik siya. Na sinabi kong walang pamilya kong nakakaalam, pero good timing talaga si Lord, yung kapitbahay ng mother ko sa Cavite, sinabi sa kanya na yung anak mo nagpatutuo ganito, kaya yung replay pinakinggan niya. At kinausap niya yung anak mong nasa Bicol na siya kumausap sa akin. Galing ako noon sa Baclaran at nagsimba. Nag-video call siya. Sabi niya, Mami, magpatingin ka. Alam niyo po, tuwing alas tres ng madaling araw, ginagawa ko yung sinasabi ni Brother Mike na nagsisindi ako ng kandila at nakikiusap ako kay Lord na nanalangin ako sa kanya. Nagpatingin ako sa Obigaini sa loob na isang linggo. Nagpa-transvaginal ako, pero doon pa lang alam ko na hindi maganda kasi sabi nung nagtingin na wala ka ba ng ganang kumain at saka matulog. Sabi ko, hindi naman po. Sabi niya, bumalik ka kaagad sa Obigaini mo. Isang linggo lang po, na-operahan ako. Then after a week, yung binayo po siya sa akin, harap-harapan sinabi sa akin ng doktor na may cancer ako sa cervix. Pero alam niyo po, hindi ko yun talagang kinlaim. Sabi ko, pinagaling na ako niyon ng aking dakilang Diyos. Sabi ko, ngingiti-ngiti sila siya sa akin. Sabi ko, pangalawa kayo. Kayo nagbibigay ng kagalingan sa amin. Agad-agad pong kumontak ng oncologist ang aking mga anak. Inoperahan ako within one week din. At nung panahong yun, hindi ako nakatend ng ating anniversary. Pero napakinggan ko yung patotoo ni Sister Nena Mapalad. Habang nagpapatotoo siya, kinikiklaim ko yun, Lord, gagawin mo rin yung himalangin sa akin. At sabi ko, anak mo ako, mapalad ako dahil ako'y anak mo. Lahat ho ng promises si Lord, kiniklaim ko. At isang linggo lang din, inoperahan ako, total hysterectomy, tinanggal lahat ng reproductive organ ko. At yung doktor din sinabi sa akin harap-harapan na may cancer ako sa cervix, pero hindi ko rin inangkin yun. Ganun din ang reaction niya, tatawa-tawa siya. Sinabi ko rin na siya ang pangalawa sa Diyos sila. Habang nandun pa po ako dun sa storm na yun ng buhay ko, may nagpadala ng video sa akin na sabi,
This storm in your life will be the greatest story of your life and the best has yet to come. Inangking ko po yun. At totoo po, may rainbow na kaagad. Hindi, nandutumpa ko sa storm na yon. Nagkasakit ang aking apo na hiningi ko na mapaalis agad siya sa ospital at nagkatotoo. Ang anak ko isang araw lang na wala ng trabaho. Ang isa kong anak na promote bilang manager. At ang pinakamaganda po, nagsimba ang mga anak ko. Kasi ilang taon na silang hindi nagsisimba pasimula college. Nahiningi ko yung bago ako maperahan. Sabi ko, magmahalang kayo at magsimba lang kayo. Then after a week, kailangan ng biopsy. Beforehand, nalaman ko na na, Lord, nahiningig ako. Beforehand, nalaman ko na na binay ang biopsy kasi lang sa mga kaibigan nilang doktor na talaga napakabait ni Lord. Nung harap-harapan sa doktor, sinabi niya sa akin, ang lakas mo kay Lord. Sabi ko, hindi. Praise the Lord. Tayo, malakas kay Lord, hindi lang ako. At salamat sa Diyos, una sa Diyos, pangalawa kayo. Sabi ko, kayo nagbigay ng kagalingan sa akin. Sabi niya, wala akong bibigay sa iyong gamot. Wala akong nakitang cancer or tumor. Amen. So, 21 kulani na nakuha ko sa iyong katawan, sabi niyang ganyan. Wala akong gagamutin sa iyo. At isa pa po, alam niyo po, diabetic ako and may hypertension ako, pero napakadali pong naghihilom yung sugat ko. Hanggang tinatanggal yan na stapler yan, wala po akong naramdamang sakit. Talagang ang bait ni Lord. Walang komplikasyon. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At ang huli po magpapatotoo, ating tawagin ang ating kapatid mula po sa Das Marina City, Cavite. Sister Jen Coronel. Magandang umaga po, Yawel Shaddai. Magandang gabi, Yawel Shaddai. Magandang gabi sa inyong lahat, brothers and sisters. Magandang gabi po, Brother Mike and Sister Belen. Tuwing meron pong biyayang binigay si Lord sa aming pamilya, talagang pinapatotoo ko po iyon. Hindi po ako nahihiyang sabihin sa Panginoon na Lord, ito po ang mga biyayang ibinigay mo po sa amin. Ito pong aking ipatotoo ay isang biyayang 10 years ko na po talaga siyang pinag-pray dito sa gawain. Pero itong year na to lang niya binigay at dalawang sasakyan pa po na bago. Praise the Lord. Pinag-pray po namin talaga yun kasi para may magamit po talaga kami pagpunta namin dito sa gawain. Dahil po, dati po, nag-jeep kami. Minsan sumasakay po kami sa truck. Nauulanan po kami. Minsan po, pupunta po kami dito. Wala po talaga kaming baon na pagkain. Yung mga ka-sisters namin ang nagbibigay. Pero ngayon po, sobra-sobra po, siksikliglig at umaapaw po na biyaya ang binigay ni Lord. Sabi ni Lord, mag-antay ka lang at darating. Huwag tayong manghinawang, manalangin. At yung ika po talaga, yung ika po, grabe po talaga ang biyaya na ibibigay ni Lord. Siksikliglig at umaapaw. At ipapatutuo ko rin po yung bagong bahay po namin, ng mga anak namin. Ayun na po, grabe. May susi na po talaga. At ipapatutuo ko rin po, isa po sa mga alaga namin ay si Elaine Duran, yung nanalo po sa tawag ng tanghalan. Grand champion po siya po. Maraming salamat, Yahweh. At yung aking pong kaibigan na matagal na po siyang nag-El Shaddai, ngayon nandito kasama na din po namin. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai. To God be the glory in Jesus' name. Thank you, Amen. Lord. Salamat po, salamat sa ating Panginoon sa kanilang mga buhay na patotoo. Amen. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Palakpak na pagpapalain pa ng ating Panginoon. Palakpak na kahanda ng makinig ng mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah! Buhay ng Diyos! Hallelujah! At kung handa na po ang lahat, inaanyayahan po namin kayong magsitayo na. At habang tumatayo, pumapalakpak pa rin ng malakas sa ating Panginoon. Amen. Lahat po na nakaupo ay mara na pong tumayo. Amen. Siyempre, praise nakahanda Lord. Na po tayo, of course. Ihanda natin ang ating puso at ang ating tainga upang ating pakinggan at tanggapin ang mabuting balita, ang mensaheng nagpapagaling. At ang maghahatid po ng mabuting balita ng ating Panginoon, ang ating pong minamahal na punong lingkod,
Brother Mike Z. Velarde. At muli tayong sasamahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry sa pagpupuri sa ating Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pangunahan tayo sasamahan po tayo na ating kapatid Sister Ellen Base. Maraming salamat po sa mag-asawang Briagas. Glory to God. Purihin natin na ating pong Panginoon, Yahweh El Shaddai. Ano po? Yan na lang po ba? Hanggang dyan na lang po ba? Yan. Mapagpalang gabi po sa inyo pong lahat. Higit sa lahat sa ating pong Panginoon. At alam ko pong lahat po tayo na parito, isa lamang po ang ating pong mithiin. Ang sambahin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya po sa sandali pong ito, ayan, babasahin ko muna po ang sinulat po ng isang lingkod ng Diyos. At ito'y panalangin din po niya na naway maging panalangin din po natin. Amen? Sabi po sa Psalm 51 o Awit 51 verse 16, hindi mo nais sa mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Hallelujah. So sa mga sandali pong ito, alam po natin na higit sa ano pamang hain, ang nais ng Diyos ay ang ating pong sarili, ang ating pong buhay. Amen? At yung ating pong puso na ating ialay sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Amen? Kaya po, Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin, dinudulog po namin sa iyo, ang amin pong mga sarili, Panginoon. Ano man po, O Diyos, ang kalagayan ng aming mga puso, dalangin po namin, kung ito may kabigatan, sa inyo po namin inilalagay, Panginoon, at alam ko pong papalitan niyo po ng kapayapaan. At anumang suliranin ay papalitan niyo po, Panginoon, ng katugunan sa pangalan ni Jesus. At alam ko po na sa aming patuloy na pagsamba at pagpupuri sa iyo, Panginoon, mararanasan namin ang iyong presensya at kami po ay patuloy mong katagpuin sa lugar na ito. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. O Diyos, narito po kami, nagpapakumbaba, sumasamba, tanging sa iisang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin natin ating Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Awitin natin sa ating Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Yeah.
sa iyong harapan. Kami nagpapakumbaba, sumasamba, sumasamba sa iisang Itatanggungin. Iparanas mo, Panginoon. Iparanas mo sa kapangyarihan. Iyong kapangyarihan. Ipamalas mo. Ipamalas mo sa iyong kalwang hatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y papuspos na lusa. Salamat, O Diyos. Naniniwala po kami, Panginoon, na Ikaw ay kasama namin sa aming kalagitnaan. Dahil ito po ang iyong sinabi sa iyong salita. Whenever two or three gathered in your name, you are in our midst. Amen! Amen. At higit kami sa tatlo, Panginoon. Di mabilang, O Diyos, ang mga lingkod mong sumasamba sa iyo, Panginoon. Kaya po, sama-sama kaming magpupuri sa iyong kapangyarihan. Hallelujah! Halina! At magpuri sa ating Diyos! Sa kanya'y umawi!
Magaling sumayaw. Amen. Amen. Hindi tayo magaling umawit. Welcome po tayong magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Kahit anuman tiyempo na gawin nyo, kung ito'y inaalay nyo sa Panginoon, tatanggapin ng Diyos. Amen. At Amen. Iyan ay kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Hallelujah. Amen. Sa iba't ibang tiyempo, tayo'y magpuri sa Diyos. Oh, yeah.
awitan ka ng bagong awit. Wagas ang pag-ibig ko sa isang katulad ko. Uwin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit. Wagas ang pag-ibig ko sa isang katulad ko. Oh,
ka, O Diyos, o purihin ka. Sabayan natin ang beat ng drums. Purihin ang ngalan ko. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, o purihin ka. Purihin ka, O Diyos, o purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan ko. Ang lahat ng may tinig, sabihin purihin ka, O Diyos. Oh, yeah. Purihin ka, O Diyos, o purihin ka. Iaray ang mga labi niya sa Panginoon. O Diyos, o purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan ko. So purita, purita, oh Diyos, so purita, purita, ang dapilang ngalan ko. Malakas, purita, oh Diyos, amen. Purita, oh Diyos, purita, oh Diyos, purita, purita, ang dapilang ngalan ko. Sabay-sabay, purita. Glory to God. Salamat, Panginoon. Salamat sa kalakasang binibigay mo sa amin at ituloy naman po ay ibinabalik namin sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Minsan pa ang mga kamay na yan, no, na pinalakas ng Panginoon, ialay natin sa Kanya. Ang mga tinig na yan, no, lahat po ay wala namang pipe, no? Siguro kung merong umatin dito na pipe, hindi ko alam kung meron, ano? Pero tayo ay may tinig, ibigay natin sa Panginoon yan. Amen! Praise God! Sigaw! Woo! Hallelujah! At tunay nga po, Panginoon, ang mga tinig na ito ay amin pong i-offer sa inyo. Hindi po namin ipagdadamot, Panginoon. Alam niyo po ako, naranasan ko nang mawala ng tinig. Napakahirap po. No, na umabsent pa ako noon. Hindi ako nakapasok na nung gagawin ko. Mag-attendance lang, di ba? Hindi man ako makakakanta, wala akong tinig. At habang naririnig ko ang mga gospel choir na kumakanta, isip ko, nandiyan din ako dapat. Dapat nandiyan ako eh, kasama nila akong pupuri. Pero, ganyan pa man, hindi man ako nakakaawit, pero ang puso ko ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Wala mang tinig na lumalabas, pero ang puso ko tumitibok para sa Diyos. At iyon ay magsisilbing papuri sa Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, ito po ang hangarin ng aming puso na itaas sa ngalan mo. At ang himig ng pagsamba ay aming ihandog sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo, at pakilala pa ang kadakilaan mo. Naway pakinggan mo. Naway pakinggan mo. Pagsamo mo, ibig ng pagsamba, O Diyos, iyong hingin. Ang hangarin ko, ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo, itaas ang ngalan mo, at ikaw ay patuloy na makilala. Makilala ka, ang kadakilaan mo, naway pakinggan. Sa tahanan mo, ikaw ay sambahin.
kilalaan mo. Naway pakinggan mo. Naway pakinggan mo. Ang pasabo ko. Ibig na pasamba. O Diyos, iyong Oh,
Hello.
sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang tanging alay ay aming pagsamba. Ang tanging alay ay pagsamba. Kaluwalhatian. Kaluwalhatian. Ikaw ang katulad, ikaw ang isa, ikaw.
Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Naway mataas ang iyong ngalan sa aming kapulungan, sa aming pagtitipon. Pagpalain ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli sumapit naman ang araw na ito ng aming pakikipagtipan sa iyo, Diyos. At nag-uumapaw ang aming kagalakan sapagkat damang-dama namin, Panginoon, ang iyong pangangalaga, ang iyong protection, ang iyong provision, ang iyong pamamatnubay para sa amin at sa aming buong sambahayan. At ngayon, Panginoon, kami narito sa iyong harapan, sa iyong presensya, hanggat namin, Panginoon, ang muling maranasan, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyong salita, ang kapangyarihan ng iyong presensya na naghahatid ng liwanag, kalakasan, pagbabagong buhay, kalayaan, kagalingan, at naghahatid ng buhay na masagana at matagumpay. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang pagbasa. Pagpalain mo, O Diyos, ang aral. Pagpalain maging ang mga awiting nakalaan. At pagpalain ang aming mga kasama na mga awit manunugtog. At pagpalain mo higit sa lahat, dakilang Diyos, ang aming minamahal na purong lingkod na siyang maghahatid ng mabuting balita na nais mong maipaabot sa lahat ng nakikinig sa radio at sa internet all over the world, Panginoon. At pagpalain mo rin, Panginoon, ng aming minamahal na kapatid si Kong Rene na siyang magbabasa ng iyong salita at magpapakilala sa aming minamahal na purong lingkod. O Diyos na makapangyarihan, muli mo pong samahan ang tanda at kapangyarihan ang pagkapahayag na ito ngayong gabi at ang lahat ng magaganap ngayon for your glory and for your honor. At inaangkin na namin, O Diyos, na kaming lahat na tinawag mo na narito sa iyong kalagitnaan at harapan ay tunay nga pong ngayon pa lang ay answered prayer na
This we ask in Jesus' name we pray, and everybody say amen, amen, and amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, amen. Purihin ang Diyos na makapangyarihan. Natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Ang kapayapaan ay sumainyo. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the book of Genesis, chapter 22, verses 1 to 19. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, "Abraham, here I am," he replied. Then God said, "Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about." Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac.
When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up and said to his father, Abraham, "Father." "Yes, my son," Abraham replied. "The fire and wood are here," Isaac said, "but where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And the two of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. He then reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, "Abraham, Abraham." "Here I am," he replied. "Do not lay a hand on the boy," he said. "Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son." Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, "The Lord will provide." And to this day it is said, "On the mountain of the Lord, it will be provided." The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, "I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this, and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me." Then Abraham returned to his servants, and they set off together for Beersheba, and Abraham stayed in Beersheba. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang tatlong araw ng paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo."
ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugong patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong iahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya ang ibabaw nito, ang panggatong, at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, akong si Yahweh ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. To God be the glory. Oh,
natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Genesis chapter 22, verses 15 to 18, the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, akong si Yahweh ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalaing kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At ngayon, pakinggan natin ang ating punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Purihin ang Panginoon. Find your partner. Sumopo na tayo na lahat.
purihin ang Panginoon. Okay, back to your partner. Ang unang tatanong mo sa partner mo, are you a man of faith? Ulitin nyo nga. 1 + 1. Anong sasagot nyo sa pangalawa? Sasabihin nyo, yes, I am. 1 + 1. 3 + 3. 3. Sino naniniwalang siya ay isang taong may pananalig? Now, if you are a man of faith, what do you expect? Ito ang sasabihin mo sa bandang huli. You will be blessed. 1 + 1. 3 + 3. Seven plus seven. 7 + 7. Purihin ang Panginoon. Okay, pakinggan niyo ang mabuting balita ngayon. It's taken from Genesis chapter 22 verses 15 to 18. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you. Narinig niyo yun? Anong ibig sabihin ng surely? Tiyak yun, pagpapalain kita. Amen ba? Okay, tasahin niyo mga prayer request. A man of faith has always a prayer request. And expect the answers right away. At inaasahan niyang agad-agad tutugunin ang kanyang kahilingan. And let's give him thanks with a grateful heart.
babae niyong mga hawak kamay, kayo ba'y naniniwalang pinagpala na kayo? Okay, sa bilang kong katatlo, ito ang sasabihin niyong tatlong ulit. Thank God I am blessed. Thank God. Tatlong ulit yan, ha? Ulitin nyo nga, tatlong ulit. Do you believe that? Yes. Isa, dalawa, tatlo. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated. As I promised, we will look into the life of Abraham, the father considered the father of our faith. Ang ama ng ating pananampalataya ay si Abraham. Natatandaan nyo, ipinagmalaki ng Panginoon kay Moses si Abraham. Ang tanungin niya, nang tanungin ni Moses ang Panginoon, anong sasabihin ko sa mga Israelita? Sabihin mo sa kanila, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ang may utos sa iyo. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Hindi ba? Malaking bagay yun. Ha? At ibig kong malaman nating lahat, ha, kung ito'y ating sasabuhay, matutulad tayo kay Abraham. Ibig sabihin, yung pangako kay Abraham, pagpapala, ay darating din sa atin. Amen ba? Tayo rin ang pagpapalain. May tatanong ko sa inyo, pag nasagot niyo ito, matutulad tayo kay Abraham. Ano sa tingin niyo ang pinakamahirap na parte ng ating pananampalataya? What is the most difficult part of our faith? Ha? Sino nagsasabing pagsunod? Sino nagsasabing pagbibigay? Kanya-kanyang hula eh. Gusto niyo malaman? Tatawagin ang ater na ito. The last word is letter P, as in Pasay. TB Patrol. Ano sa tingin niyo ang letter T? Ha? Ito ang pinakamahirap na parte ng ating pananampalataya, ang pagtitiwala sa Diyos. Trust. Trust. We will not obey, we will not become obedient to the Word of God if we do not trust God. Kung tayo ay walang tiwala, mahirapan tayo pagdating ng mga pagsubok. Give up tayo agad. Ayaw na natin. Diba? Pero si Abraham ay may tiwala sa Diyos. Bagamat pinakamahirap ang kanyang dinaan ng pagsubok, may tiwala siyang kahit nasunugin niya ang kanyang anak, siya'y muling bubuhayin ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang pangako ng lahi ni Abraham ay magmumula kay Isaac. Naniwala kayo? Kaya sabi, according to John 14, chapter 14, Jesus said, trust in God, trust also in me. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala din kayo sa akin. Kung wala tayong tiwala sa Panginoon, hindi natin makukuhang mag-survive sa mga pagsubok na darating sa atin. Pag may tiwala tayo sa Diyos, makukuha nating kahit nasabingit tayo ng kamatayan, kahit na sinabi ng doktor, hindi ka makalalakad, hindi ka makapagsasalita, makapagsasalita ka, makalalakad ka. Sapagkat
Yung tiwala mo sa Diyos, sasalin sa iyo, magkakaroon ka rin ng tiwala sa iyong sarili. At kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos at sa ating sarili, magagawa natin ang lahat ng bagay. Makukuha nating sumunod at makukuha nating mag-alay, makukuha nating ibigay yung dapat ibigay. Bakit? May tiwala tayo sa Diyos na anumang ating ibigay, ibabalik sa atin ang hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Amen ba? So, iyan ang unang mahirap na bagay ng ating pananampalataya, ang tiwala sa Diyos. Ang magtiwala. Sa sandali tayo magkaroon ng pagtitiwala, magagawa natin ang lahat ng bagay na inibig ng gawin, na ibig ng Diyos na gawin natin para sa Kanya at para sa ating kapwa. Amen ba? So, may tinanong ko kanya kanina niyan. Sabi ko, anong pinakamahirap na parte ng ating pananampalataya? Agad-agad ang sagot nila, obedience, ang pagsunod. Ang isa naman, yung pagbibigay. At yun din ang sinagot nyo. Diba? Mahirapan tayong sumunod, mahirapan tayong magbigay, mahirapan tayong magsakripisyo kung wala tayong tiwala sa Diyos. Amen? Kaya ang sabi sa kawikaan, trust in the Lord with all your heart and do not lean unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Kaya we ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa iyong kaalaman o sa lakas. Sa lahat ng iyong balak, isanggunin mo sa Kanya. At lahat ng iyong lakad, itutumpak niya. Amen ba? Purihin at ang Panginoon. Kahit wala ka ng makikita, makakapag-drive ka pa. Amen ba? Kahit 80 ka na, makakatayo ka pa. Makakapag-sermon ka pa. Nang isang oras, dalawang oras, at magdamag. Naniwala kayo doon? Gusto niyo mag-overnight ngayon? Iwanan ko kayo. The next word is letter B, as in victory. Anong ibig sabihin ng letter B? A man of faith is trusting God. A man who trusts the word of God and then is able to do what God requires. The second quality of a man of faith is he is a visionary. Nakikita niya ang kinabukasan. Nakikita niya ang gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya hindi siya natatakot. Hindi siya nangangamba. What paralyzes a man when things go wrong is fear. Ang isang taong na pipigilan at ayaw nang lumakad, ayaw nang magsalita dahil takot. Natatakot siya. Subalit kung makikita mo may pananampalataya sa Diyos, pakikita sa iyo ng Panginoon ang mangyayari sa iyo. Ang magagawa niya. Hindi ka magtitiwala sa magagawa mo, kundi ang magagawa ng Diyos sa iyo. Amen ba? Iyan po ang nangyari kay Abraham. Kung pinakinggan niyo ang reading niya sa Genesis chapter 22, ang sabi ng Isaac sa kanyang tatay, "Tay, sasamba tayo at maghahandog sa Diyos. Nasaan ang ating handog? Mayroon na tayong panggatong, mayroon ka ng itak. Nasaan ang ating ihahandog?"
Anong sabi ni Abraham? God will provide. Nakikita niya ang mangyayari. At isa pa, ang sinabi ni Abraham doon sa kanyang makatulong, dito na lang kayo sa puno ng bundok. Kami na lang anak ko ang aakyat. Pagkatapos, babalik kaming dalawa sa inyo. Anong ibig sabihin noon? Nakikita niya na anuman ang gawin niya sa kanyang anak, muling babuhayin ng Diyos. At makakasama niyang uuwi sa kanilang tahanan. Kaninang umaga, ako po'y nagulat nang buksan ko ang radyo. Actually, ang topic is Genesis chapter 22 rin. But the topic was centered on God will provide. Ang pinagtataka ko, sapagkat madaling araw, ang tanong ko ay, ano ang mensahe ngayon? Then, the Spirit of the Lord brought me back to the testing of Abraham sa Genesis chapter 22. Ang buksan ko ang radyo, yun ang pinipliback kaninang madaling kaninang umaga. Nakinig ba kayo? Sino nakinig kaninang umaga? Kako, na topic na pala yan. Pero iba ngayon ang mensahe. It's about Abraham, the man of faith. Kaya ang tawag natin sa ating 1+1, are you a man of faith? Ang sagot natin, yes, I am. If you are a man of faith, then you have these three letters, three words. You are trusting God, may tiwala ka sa Diyos, mayroon kang vision sa mangyayari sa kinabukasan. Nakikita mo na ang gagawin ng Diyos sa buhay mo ayon sa kanyang pangako. Nasundan niyo yun? Now, nang masunod ni Abraham yung utos ng Diyos, ang pangako binitawan sa kanya, surely I will bless you. Surely I will bless you. Anong ibig sabihin ng surely? Tiyak, pagpapalain kita sapagkat sinunod mo ako. Hindi mo ipinagkait yung mahalaga sa iyo. Ang kaisa-isa mong anak. Hindi lang ikapo ang hiningi ng Panginoon, kundi buong buo. Yung kanyang puhunan. Ang puhunan ni Abraham ay si Isaac. Puhunan ng magiging salinlahe niya sa daigdig. Kaya ang pangako ng Diyos, dahil sa ginawa mo, pagtitiwala sa akin, pagpapalain kita at pagpapalain kong lahat na salahing susunod sa iyo. Kasama tayo roon. Kasama tayo roon. Amen ba? So, ano yung salita? Trust. Trust. Pangalawa is vision. You should be able to see what's going to happen tomorrow. Anong gagawin ng Diyos sa buhay mo pagkaraan ng matitinding dagok sa buhay? Ngayon, maraming nawawalan. Napanood ko sa TV Patrol, yung isang inisnats na bag, riding in tandem. Kasi bakit naka-display yung bag niya sa shoulder niya? Kaya madaling halbutin. Yung isa naman, nagtitext, naka-display yung kanyang bagong cellphone. Anong tawag doon? Ha? Bakit na nakawan sila? Samantang balitang-balita naman niya na nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. Laganap yan, nakikita sa CCTV. Bakit? Bagong-bagong cellphone na nakaw. Anong tawag doon? Ha? Nakasan nyo? Katangahan. Katangahan po yan.
Don't display your wares, your important wares, in public. You are inviting temptation. Nagdi-display ka ng mga bagay na hindi dapat i-display. Keep it to yourself. Mag-ingat tayo, kaya sabi sa Biblia, watch and pray. Magbantay kayo. Ingatan nyo ang lahat ng bagay na dapat ingatan. Huwag nyo sasabi, sisisihan ng Diyos, bahala ng Diyos. Kasama ko ang Diyos. Naalala yung kwento ko sa inyo, may gustong magnakaw ng manok. Ang sabi ng magnanakaw, nakikinig naman sa diabolik sa'y, sabi niya, Lord, kailangan kong manok na i-brother Mike na yan. Takpan mo ko sa madilim. Huwag mo kong pababayaan. Noong dudukutin na yung manok ko, dumaan ang pulis. May dalang flashlight. Na-flashlightan siya. Ang sabi niya, Lord, nagpaalam naman ko sa iyo eh. Ba't mo ko nilimanagan? Sapagkat sa Panginoon, iingatan ka nga. Pero kailangan din mag-ingat ka. Amen ba? Now, the letter P, sino makakahula? Ha? Provision? Protection. Sino sasabing protection? Sino sasabing provision? A man of faith, trust God. A man of faith has vision. Is a visionary. Nalalaman niya ang mangyayari ayon sa salita ng Diyos. And letter P is ano? A man of faith is prophetic. A man of faith is a prophet by himself. Ang sasabihin niya ay mahalaga. Saan niyo masusumpungan niya sa tagpo ni Abraham? Ang sinabi niya, nang tanungin siya ni Isaac, nasaan ang ating handog? Mayroon na tayong apoy, panggatong, mayroon na tayong itak, nasaan ang ating ihandog? Anong sabi ni Abraham? God will provide. God will provide. Sinabi na ni Abraham ang mangyayari, ang Panginoon ang magkakaloob. Hanggang ngayon, sinasabi sa bundok na yon, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan pagpapala sa lahat ng mananampalataya, mananalig sa Kanya. Amen ba? So tandaan nyo yan, ha? If you are a man of faith like Abraham, you will trust God. Hindi ka matatakot. Hindi ka mangangamba. If you cannot walk, start walking. Yung mga inatake ngayon, marami tayo nangyayari niyan, biglaan. So pag inatake ka, pag stroke, yung high blood, either you will be totally paralyzed, you cannot think, you cannot talk. Ngayon, kung wala kang tiwala sa Diyos, manatili ka lang sa wheelchair. Masarap pa yun ang ka-wheelchair. Masasarapan ka dyan. Pag hindi ka rin nagsalita, hindi ka na makapagsasalita forever. Kaya nanatili sila doon sa kanyang kalagayan.
Pero kung may tiwala ka sa Diyos, sasabihin mo, manggagaling sa bibig mo, ang ibig mong gawin ng Diyos sa para sa iyo. Amen ba? Taas ang kamay niyo. I shared this story several times. I will share it to you again. May nabasa kong patotoo ng isang pastor sa Amerika. Nagkaroon siyang stroke. Totally paralyzed siya. Ang sabi niya sa kanyang katulong, every morning, itong bibulong mo sa ating ako, Pastor, in Jesus' name, rise up and walk. Ibinulong sa kanya yon, araw-araw, hanggang sa isang araw, nagising siya sa katotohanan. Walang mangyayari sa sinasabi ng aking katulong ayon sa aking instruction kung hindi ako babangon. Kaya isang araw nang sabihin sa kanya ng kanyang katulong, Pastor, in Jesus' name, rise up and walk. Tumayo siya. At nagsimula siyang humakbang. And this pastor was able to fully recover his senses. Amen? Ngayon, kung ako kayo, yan ang gagawin nyo sa inyong sarili. Ha? Wala kang pera. Ha? Sasabihin mo agad-agad, dulukutin mo bulsa mo, ha? Sabihin mo, may pera tayo. May pera tayo. Amen ba? Kung wala ka pang anak, ha, kumuha ka ng unan, ilagay mo sa tiyan mo, sabihin mo, buntis na ako. Eh, nasusundan niya yun. So, a man of faith is trusting, has vision, it is prophetic. Sinasabi niya ang ibig niyang mangyari sa buhay niya. Kaya madalang siya sinasabi, aabutin ako ng 120. Gusto niyo? Sino ang ibig abutin ng 120? Sapagkat iyan ang pangako ng Diyos. Pag tayo ay nanatili sa kalingan niyang Diyos, anong pangako niya? Siya ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. Sabihin nyo, mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin niya ay kaligtasan. Ngayon, ang tanong, huli, gusto nyong maranasan ito? Ang pangakong ito ng Panginoon kay Abraham. Gusto nyong ang pananampalataya ni Abraham ay mangyari sa atin? Yes. Sa Sabado. Pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. At may bahala ka pang sasabihin ang punong lingkod natin. Sa mga Parañaque Shaddai, iginhawa ang ating buhay. At bubuti patuloy, umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halisa, sama-sama, Parañaque Shaddai ay sumama. At ito'y ating ipapangako, pabalik tayo. Pagpalain sa Sabado, nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. At may mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin. Sa mga alam ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay at bubuti. Pag-uray, umuwi tayong sabay.
Purihin ang Panginoon. Kasa kamay niyo. Tuturuan ko kayo how to practice your faith. Darating ang Pasko. Naniniwala ba kayo? Ngayon pa, i-visualize nyo na, i-imagine nyo no, yung pagpapalang darating sa inyo. Tingnan nyo, si Santa Claus darating sa bahay nyo. Amen ba? At sasabihin nyo na yung ibig nyong dumating sa araw ng Pasko. That is how prophecy comes to pass. A man of faith trusts God. A man of faith is visionary. Nakikita ang gagawin ng Diyos para sa kanya. At sabi sa kasulatan, the God who calls the things that are not as if they are there is with us. Ang Diyos na tumatawag sa mga bagay na hindi na nakikita na parang nandyan lang. Ang pagpapala ng Diyos nandyan lang. It's waiting for our call. Naghihintay lang na tawagin natin. Ang problema, ang tinatawag natin yung hindi para sa atin. Ang sasabihin, ang hirap naman Paskong ito. Ano? Anong darating? Mahirap. Visit na buhay ito. Anong darating? So, ngayon pa man, i-drawing nyo na yung ibig nyong dumating sa Pasko. And, taas ang kamay nyo, every morning, tatawagin nyo yun. Hanggang sublating, ha, dumating. Kung hindi ka magkaanak, lagay ka ng unan. Okay, handa na kayo? Ano isisigaw nyo ngayon? Tingnan natin kung mahulaan nyo. The summary of our topic for tonight is itong isisigaw nyo ngayon. Ano sangat? Sino makakahula? Thank God I am blessed. God bless you.